Yun. Let's go. Part 3. Magaga ako ngayon, no? 119. Next na. After nitong outline. Flat colors ba yun? Ewan ko. Ito pinaka nahirapang part ako eh. Sa coloring. Tsaka background. Ngayon, di ko lang para gagawin ko. Okay. Pero ang ginagawa ko muna, eto para maarte kasi ko, ayoko nung may kulay white sa mga artwork, 'di ba? Lalo na pag gumagamit ka nitong bucket tool, may mga part na eto, pag nag-fill ka dito. Pag nag-fill ka, may mga kulay puting maiiwan. Ayan. Pag nagbakit ka, may mga kulay puti. Ayan, yung mga pinakasulok-sulokan ng mga bullshit. De. Ayan, pinakaayaw ko. Kaya hindi ako gaano gumagamit ng bucket tool. Pag gumagamit ako, sure na dapat may feel yung canvas or yung area na gusto ko. Kaya una, ginagawa ko. Pupunta lang ako dito sa selection area. Tapos, ito na sa tutorial to ng ano ng Ibis Paint. Itong gagawin ko. Pero una, punta ako dito sa selection tapos nilalaksan ko lang yung dagdagan natin ng strength. Oops, joke. Ay, hindi. Yung gap recognition, i-fill ko muna yung area na hindi naman sakop ng drawing ko or hindi sakop ng kulay ko. Kaya, ayan. Inuuna ko muna to. Yan. Oops. Ayan. Tataba. Diba? Tapos. Kasi sobrang arte ko. Ayoko talaga nang may kulay yung nakakasira kasi yung drawing yan eh. Nakakasira ng art mo yung maling gamit ng bucket tool. Next nito, pag na-fill mo yung labas, i-invert selection ko lang. Ayan. So meaning hindi na siya lalabas na ito. Pag nagpunta ako dito sa ayan, punta ako diyan. Kahit lumagpas na yung drawing ko or yung kulay ko. Ayun, doon lang siya sa mismong drawing ko or sa mismong area na may selection siya mapupunta, wala sa labas. Ayun oh. Ito talaga yung pinaka gusto kong ituro sa lahat ng mga gumagamit ng Ibis Paint. Kasi minsan, naghihirap sila magkulay no, yung di ba? Yung iba, kukulayan tong area na to. Tapos, magabala pa silang burahin yung area dito na hindi naman kailangan. Kaya ito yung isa sa pinakamagandang technique para hindi na sila maghirap. Ayan. Tapos, yan. Ano ba? Teka. Okay. Sa ano naman sa base color. Sa mga base color naman, ang ginagawa ko, mano-mano na rin. Tsaka yung base ko, minsan ginagawa ko lang pale. Pale na kulay. Wala kasi akong alam sa kulay. Kaya ito lang. Ito. Una, bakit tool muna? Huwag nyo muna yung tanong kung bakit. Hindi na nga. Ganyan na nga lang. Ayan. Oops. Yun kasi ako ka-arte.
Ayoko nang may puti. Nakakasira. Sa totoo lang, hindi ko alam yung next move. Yung next dito, di ko alam gagawin eh. Ah! Minsan nga pala ito to. Pag nahihirapan kayo dito, yung i-feel yung, kasi yan, yung ganyang incident, kahit huwag na kayo magbura, ganito na lang gawin nyo. Yung parang sa nag-outline lang din kayo. Okay na yan. Ayun o. Tadan. Mas madali. Basta ayoko lang na may kulay puti. Gara kasi pag natatapos na yung kunyari may mga artwork ako na sobrang yung satisfied na ako sa una, tapos bigla na lang pag zoom out mo yung makikita akong kulay puti kasi hindi siya na feel ng bucket tool. Pero pag ganito, yan muna kasi feel ko na lang. Yan. Ano ba ba? May suggest ba kayo? Kung sino man nakakarinig nito or nakakapanood, may suggest ba kayong dapat kong gawin? Wala namang nanonood dito. Gusto ko lang i-video. Tapos ipopost ko lang. Yun lang. Total, hobby ko na lang din naman to. Bakit hindi ko gawing record lang? Memories ba? Bagong linis lang ako dito sa kwarto eh. Kaya kahit day off ko, almost one na ako nakapag-umpisa. Linis muna ako dito. Kung napanood nyo yun sa may Monster Hunter video, makikita nyo yung itsura ng kwarto ko. Yung may gaming chair, nakita nyo ba? Isa din sa pinaka nahihirapang part ako yung pagkukulay ng mga fabrics ng damit. Shit, may bangka. Ito ay pinakayo ko sa kwarto na to eh. Irinig nyo to yung bangka. Ano ba next dito? Dito sa damit, wala na akong alam kung paano gagawin ko dito. Siguro gawin ko na lang siya light. Ganyan muna. Na lang. Pag may nagturo sa akin dito at saka try i-apply ko yung turo niyo sa akin tapos i-feature ko para makita rin nila ng iba. Eh nga, ano, gawin ko kaya yun. Okay, sige. Para
mga feature yung mga nagturo sa akin. Lahat ng magtuturo sa akin, pe-feature ko. Para yung turo nila, makita din ng mga tulad ko. Nangangapa sa IBS Paint. Eh, wala. Tuko ko. Tapos sa mata. Di ako pro ha. Wala akong alam sa kulay. Yung kulay na to, instinct lang to. Instinct lang. Pero yung mga U. Yung U, di ko alam yung U eh. Yung H-U-E. U. Yung mga ganun-ganun, di ko alam yun. Kaya please, turuan nyo ako. Turuan nyo ako, please. Yung U. Oops. Pina naman yung bangka. Ibahin ko yung pag may mga gusto naman kayong ibahin, ina-alpha lock na lang. Tapos kunyari ito, papalitan ko yung kulay ng balat nya. Ina-alpha lock ko muna yung layer ng balat, tsaka ako na ganun palitan. Oops. Shadow pa. Light pa konti. Yan. Ayan. Base. Wala akong alam ha. Base color. Tapos. Ano ba magandang kulay dito sa damit? Kasi yung alam talaga sa kulay-kulay. Wank! Ang itim niya tingnan. Oops. Pag ako nainis, ganito. pag mga no choice kasi ako, ginagawa ko na lang black. Tapos maganda din dito sa IBS Paint, yung may mga presets dito na, oops, may mga presets dito na pwede mong gawing texture ng damit mo. May mga ano na dun eh. Hindi yun ano ah, hindi cheating yun ah. O sabihin nyo cheating yun, gumagamit lang ako ng texture, tapos yun, texture lang. Ano ba next nito? Tama ba yung eyeball itong white, tapos iris itong gitna. Ang pangit nung ano ko. Pala pantay. Okay niya? Saan ba? Ayan. Tapos, ang kulay ng mata. Wala akong idea sa pwedeng kulay ng mata eh. Oh.
ito ako. Okay, blue. Lagpas. Tapos, teka na, medyo slant yung ay, yun sa ano pa bala? No, 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 no. Nangyari. Sa layer naman ako namata. Oops. Pag hindi nagre-respond, ginagawa ko back to gallery. Tapos, yun lang. Oh ha? Respond na siya. Daming pangka ngayon. Ano ba nangyari? Yan. Tapos, sinasabay ko na rin sa base color yung blush. Okay. Mga blush. Lagyan natin ng blush. Reddish na pink, pinkish. Hindi ako Lenny ah. Hindi rin ako BBM. Undecided po ako. Ayan. Tapos ganito. Ay. Natanggal nga pala yung ano ko. Eh okay lang. Naka-alpha lock naman ako. Tapos yan. Naka-alpha lock naman siya kahit kaya hindi rin naman mahawahan to. Tsaka siya naman yung pinakamababang layer. Kaya di naman maapektuhan yung mga nasa itaas. Yung blush ginagawa ko basta ano lang eh. Malabo lang. Light na light lang. Pangit pag may blush to. Okay, lagyan lang natin ng ano. Diyan. Wala akong alam sa kulay ah. Instinct. Baka sabihin, oops. Sabihin niya eh. Nagmamagaling lang ako. Hindi ako magaling. Diyan. Tapos dito na alpha lock ko lang para oops meron hindi meron nga pala ditong area na hindi pa nakukulayan
Goods na ba? Okay na. Tapos itong area lang na to, lalagyan ko siya ng dark. Oops, meron pa din dun. Okay. Tapos damit. Grabe, napaka-emo tingnan. Napaka-emo niya tingnan, no? Kasi wala talaga akong alam pag nagkukulay ng damit. Napaka-emo niya tingnan. Tapos yung folds, di ko alam paano ko gagawin doon. Okay, next. Ay, hindi. Lagyan pa natin. Hmm? Cute joke. Pangit. Parang nasapak. Tapos, ano nga ba ginagawa ko pagtapos nito? Nilalagyan ko na lang ng ano eh. Ano nga ba nilalagay ko? Kasi tamad ako. Ginagawa ko. Ay hindi, sa balat muna. Kasi ang gusto ko lang, yun simpleng drawing lang. Kasi nga 'di ba? Busy na ako at saka wala na rin akong time mag-drawing, kaya ang hinahanap kong style yung mabilisan lang. At nakita ko yung pinaka magandang style na mabilisan lang is yung sa anime style, yung mga animation, Japanese anime, yung mga ganong style lang ng coloring. Kaya ang ginawa ko, base color, sunod shadow, sunod highlight. Yun lang kulay ko. Actually, yun lang yung tatlong layer ng kulay ko. Pero minsan, naglalagay din ako ng, tinan nyo, ang effect ng, teka, effect nitong, epekto nitong multiply, ano. Tapos, ito nga pala yung pang shadow ko. Or ito. Tining na. Oops. Yun layer. Ayun oh. Yun din ang effect niya oh. Diba? Mga natutunan ko dito. Puro sa tutorials lang din naman eh. Ayun oh. Ganda ng effect niya. Akala mo yung may yung ayan na deep ako niyan. Joke. Pero minsan naglalagay ako nun
Multiply. Pero ngayon dito muna. Hey. Ano nga ba to? Line linear light, tama ba? Tapos ito. Oops. Tama kaya ito? Or soft light? Lighten? Ewan na ako. Nakalimutan ko pa. Kalimutan ko pa nga. Okay, hanap na lang tayo ng bagay na pwedeng gawing shadow dito. Ay, hindi. Huwag tayo sumuko dito. Soft light kaya yun. Okay, soft light. Ay, hindi. Hindi rin pala. Pero lang ko kasi ito. Aray. Linear light. Tapos set mo lang ng ganyan. Oh, pwede na to. Taasan lang natin. Goods ba? Sipag naman ng bangka ngayon. Pwede na ba? Parang hindi. Hindi papasok sa taste ko. Basta tandaan nyo lang, ang style ko lang ng pagkukulay. Base, color, shadow, tapos highlight. Yun lang. Sobrang tamad ko kasi eh. Tapos meron dito. Next, ito. Tapos burahin ko na lang. Okay.
Ayun lang. Dito. Nagda-drawing ako ng anime portrait. Nagtatalo yung katangahan ko eh, tsaka yung nagtatalo yung utak ko dito sa kung gaano kahaba yun, yung gagawin kong shadow dito sa busit na leeg na to eh. Ay, ito. Ito yung ngiti niya. Karamihan sa mga anime drawing, anime illustration, anime splash art. Yung pinakamagandang effect yung sa dito nila. Ewan ko ah, ang laki ng impact sa akin eh. Yung simple lang yung shadow niya dito, pero malalaman mong mapapansin mo yung ganda. Ewan ko kung paano nila nagagawa yun. Tapos lalagyan lang nila dito ng highlight. Dito, sa part na to. Yan, mamaya, lalagyan ko. Easy lang. Pero simple lang siya, pero ang ganda ng effect. Tapos uy, bisa mo bra. Lagay ba ako nito? Wag. OA. Yan. Tapos, okay, tapos na yung shadow. Tapos meron akong ano, meron akong technique na natutunan ko sa ano, traditional art. Tapos nila in-apply ko lang sa digital yung shadow niya. 'Di ba pag nagdo-drawing kayo ng mga bilog, pag nagdo-drawing kayo ng bilog, ganito. Pag nagdo-drawing kayo ng... Ay, sasan? Teka, teka. Kamaya ka na. Pero pag nagdo-drawing kayo ng bilog, sige, uulitin ko. Ayan. Ay. Pag nag-drawing kayo ng circle, tapos lalagyan nyo ng shadow dito, di ba? Lalagyan nyo ng shadow. Tapos, yung shadow dito sa ibaba. Yung shadow dito sa ibaba naman, sabihin natin ganyan. Diba, ganyan kayo mag-shadow, di ba? Ganyan. Pag nag-shadow kayo dito, di ba, ang tawag dito, di ba faded itong dulo? Faded itong dulo para mas magmukha siyang realistic, di ba? Ayan, di ba ganyan siya? Faded yung dulo. Tapos, solid yung shadow mo dito sa
dito sa part na to. Ito. Itong part na to. Solid yung shadow dyan. Hindi siya faded. Dito, faded. Ina-apply ko rin siya sa, ano, sa digital. Sa gantong way. Ito. Diba, ito yung, dahil may shadow, ito yung reason, ito to. Yung dahilan ng may shadow. Ngayon, i-blur ko lang to. Oops. I-blur ko lang yan. Dapat pala mas mahina. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ayan. Bine-blur ko lang. Oops, pangit dyan. Pag mas malapit sa object, mas solid yung shadow. Pag lumalayo, nagpe-fade. Yun. Gets? Yan. Tapos. Yan. Tapos eto. Tapos yan. Kumbaga, meron siyang 3D effect. Although 2D, anong pake dun? Ayan. Blur tool lang. Blur. Tapos dito. Ayan. Tandaan nyo, mas malapit sa object, mas solid yung shadow. Pag lumalayo, nagpe-fade. Tapos dito naman, sa kaso naman dito, nasa itaas kasi yung shadow. Kaya wala na akong pake. Ayan, okay lang yan. Tapos ito. Ayan. Alam, may konting effect lang siya. Next. Next nyan is Alpha Lock. Tapos may na-apply pa akong ano eh, maliit na shadow lang naman siya. Iwan ko, may effect din tong ito, to yung blue. Yung blue, tapos oops. Ayun oh. Ganda niya, ganda ng effect niya oh. Wala lang, naano ko lang. Sa shadow to, shadow lang. Konti, pig, ano lang naman, dampi lang, kumbaga. Dampi. Dampi lang dun sa mga shadow. Ayan. Next. Highlight. Highlight na to. Tamad na ako eh. Highlight. Sa highlight naman, yung mga area talaga na lalagyan mo ng highlight. Kahit di sila tinatamaan ng shot ng liwanag. Kunyari dito. Hindi ko lang alam kung highlight talaga yun, pero meron din talaga dito sa, meron talaga siya dito. Oops, hindi rin halata. Dito pa. Ayun oh. Tapos dito. Ayan. Tapos ito, yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ito sa lips.
Diba? Simple lang siya pero ang ganda ng effect niya, we. Tapos dito. Lagyan ko pa ba to? Tapos dito. Ito namang area na to. Sa realistic ko lang naman natutunan, yung meron talagang highlight dito. Tapos dito, may highlight talaga dyan. Sa realistic lang yun ha, tapos in-apply ko lang sa digital. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos dito, alam mo yung mali ko dito. Wala talaga akong source ng wala akong source ng light. May ginagawa ko. Yan na lang. Gilid lang. Wala akong source ng light, no? Pansin ko lang. Okay, next time. Sige. Ayan. Tapos dito. You know, ganda na. Ay, shit. Hindi ko pa pala nabubura yung sa route dito. Ah, eto pa isa. Yung dito. Yeah. Ganda ng effect niya, ano? Yun, no? Tapos dito. Nirotate kaya. Aha. Ako na yan. Tatamad na ako. Ayan. Tapos. Eh, di pala ako napaglagay ng shadow dito. Okay na yun. Mukhang mabubura lang pag nilagyan ko. Okay na yun. Next. Yung, di ba? Ito yung shadow. Ay, base color, shadow, tapos highlight. Ganun ako katamad. Para-paraan. Nasaan yung mata? Creepy. Dito naman sa eyeball. Tama ba ako? Eyeball ba tawag dito? Sa kulay puti. Ginagawa kong shadow dito. Ano lang? Simpleng-simple lang. Gagamitan ko lang ng pen fade, tapos color blue ba yun? Medyo dark blue, sige ganyan. Tapos babahan ko lang yung opacity ng brush, tapos ganyan, kaya ganyan, or wag pen fade, airbrush. Ayan. Tapos, blur. Pwedeng blur o kaya erase. Pero sa akin, mas madalas kung ginagamit blur tool. Ayan. Next. Iris. Teka, bago yan, ayusin ko muna yung outline ng mata.
Ito. Oops. Mali. Yan. Tapos dito sa mata, eto sarili ko lang style to. Ginagawa ko. Bahala na. Bahala na. 'Di ba? Pero yung sinusunod ko lang yung tamang shadow, yung tamang position yun sa anime yan, yun yan. Bahala na. Pag masyado siyang dark. Yan. Tapos ganun, wala na talaga akong alam na gagawin. By instinct na lang. Minsan, basta magmukha na lang. Kasi karamihan naman ng artist, lalo na sa digital, sarili nilang style eh. Hindi sila manonood lang sila ng konting tutorial sa YouTube, tapos pag nakuha na nila yung process or nakuha na nila yung rule na kung dapat ganito yung hindi gantong sa part na to may shade, sa part na to wala, yung mga ganun, pag nagets nila yun, sila nang bahala eh. Sariling style lang, ganun yan din ako. Kahit pangit yung style ko, okay na yun. Tapos nilagyan ko dito na ay hindi shocks me, ano na naman, overlay ba yun nilalagay ko. Yan, tapos yung color dodge kay Ross Dross ko lang na discover. Ang ganda kasi ng effect niya eh. Ang pangit.
Ganyan ba? Ang pangit na itong hard light. Paano kaya kung ganito? Ooh! Ganda oh. Ganda ng effect. Tapos i-blur. Pangit. Okay, ulitin ko. Oops. Ulit, ulit. Sabi ko sa inyo, di ako expert dito. Ayan. Tapos. Pag naglagay kaya ako overlay. Ano kaya epekto nito? Oo! Pwede na. Okay na yan. Tapos... Hey, dagdag pa. Color dodge naman. Pag nagdagay naman tayo nito. Oops. Nawala. Pag dito kaya. Lang effect. Pwede na. Tapos dito.
Gee, dagdag pa tayo. Titan kaya yun? Titan ba babagay? What? Edmian. Ganda ng effect niya. Next. Next color dito. Okay. Pasak ko ng pasak ng kulay. Huwag kang matatakot mag-experiment. Okay, tapos try natin magbura dito. Ganda ng effect ng color dodge. Wag na. Okay na yan. Tapos ang next nito highlight. Then bukod doon, oops. Yung highlight naman sa taas nito, sa taas ng outline ng mata. Nalaman nyo rin kung bakit. Common sense na lang din. So pag nag-highlight naman ako ng mata, sinisimplihan ko na lang. Kasi nga, diba tamad ako. Yan, tapos ganyan. Sinisimplahan ko na lang din. Pangit. Yan. So, no, meron dito. May highlight din dyan. Oops, hindi. Yung nga pala. Hindi, wala pa palang kulay ito. Sa outline naman. Saan yung mata? Eyebrows. Tapos maraming artist din gumagawa nito. Yung bawat outline, kunyari outline ng ito, ng skin,
nilalagyan nila ng effect na nilalagyan nila ng ibang kulay. Pero padampi lang. Ganto naman ganun din ginagawa ko pero pa ganto. Ayan, ina-alpha lock ko lang yung layer ng mata. Tapos dadampian ko lang ng airbrush. Ayun oh. Pam. Yan. Baganda ng effect. Yun, so yung gilid lang naman, dinadampian ko yung gilid. Kasi pag binuo ko yan, ang pangit. Dampi-dampi lang. Yan. Tapos, highlight. Nilalagyan ko din ng highlight yun sa dito. Kasi di ko lang alam kung paano ko gagawin yung highlight. Tapos blur. Ayan. Tapos yun sa balat, outline ng balat. Alpha lock. Tingnan nyo ah. Oops. 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 Ano nangyari dito? Saan outline to? Wait, hanapin natin. Siguro sa buhok yun. For sure, sa buhok. Oo nga, sa buhok. Hindi, ganito na lang. Ayan, tingnan yung ganda ng effect ng sa... Alpha lock. Tapos brown. Brownish. Ito din sa ilong. Konti lang. Yay! Yan. Goods ba? Yun. So, ayun lang. Sa next video na yung ano? Yung sa buhok? Mamaya ko lang din naman gagawin yun eh. Day off ko naman yun.
marami-rami akong time. So, ayan. So, ngayon, ito muna. Iinom muna ako tubig. Tapos, inom tubig, konting pahinga, at part 4. Okay? Bye-bye.